God is good. All the time. All the time. God is good. I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwanan, nanguhuli na. Ito po'y sinabi ni Jesus noong huling hapunan. Sapagat sa huling hapunan, siya'y nagpapaalam na. At dito po sa ating pagliliwang na muling pagkabuhay sa liturya, sa ika-6 na linggo na muling pagkabuhay ng Panginoon, ito'y muling ipinalik upang panilayan sapagkat ito na may pagpapaalala muli ng pamamaalam ng Panginoon sapagkat sa susunod na linggo, ipagliliwang natin ang pag-akyat sa langit ni Jesus at sa susunod na linggo ay pagbaba ng Espiritu Santo. Sapagkat tuwing ang pagpapaalam dito sa Ebanghelyo ay mayroong dalawang tinutukoy na pagpapaalam. Si Kristo nagpapaalam nung huling hapunan at ang kanyang pangako'y babalik ako at muling mabubuhay. Ito po'y naganap. Gayun din mga kaibigan, ang kanyang pagpapaalam ay pag-akyat sa langit at ang kanyang pangako, babalik ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan upang mga sumusunod sa aking kalooban ay mayroong matitirhan. Kaya nga tayo magsasabi ngayon, mga kaibigan, ay naghihintay kay Kristo sa pagbalik sa wakas ng panahon. I will not leave you orphans. Yan ang ating mga takot, mga kaibigan. Yung maiwan kang nag-iisa. Kahit sinasabi ng asawa mo, hindi tayo maghihiwalay. Kahit sinasabi ng anak mo, hindi kita iiwan. Kahit sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, hindi ako aalis. Ako'y laging kasama ninyo. Mga kaibigan, bagamat ito'y mga pangako, alam natin, darating ang araw na may aalis at darating ang araw na mayroong maghihiwalay. Na kahit anong tapat mo sa asawa mo, ang sinasabi sa kasal, till death do us part. Sa pagkatawid, na kahit ang pag-aasawa ay mayroong paghiwalay sa kamatayan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga turo, matuto tayong makibagay sa lahat ng mga bagay at matuto tayo ng pakikibagay sa lahat ng mga tao. Na ang pakikibagay na ito, mga kaibigan, ay tulad ng pagbuhat ng krus. Deny yourself day by day. Taligdan mo at yung sarili. Taligdan mo ang mga bagay sa lupa. Sapagkat darating ang panahon, lahat ng ito'y mawawala sa iyo. Walang permanente sa lupa. Kaya kung kaya mong mamatay araw-araw at maunawaan ang pagbuhat ng krus araw-araw, anong mga pangkapangyarihan ng kamatayan sa iyong buhay? If you can let go every day, everything, little thing, bigger thing in your life, even unto death, you can let go. What is painful in our life, mga kaibigan, when we are attached to many things? Pag tayo attached sa gamit at sa tao, masakit ang paghiwalay. Kung wala tayong attachment sa tao at sa bagay, hindi masakit ang paghiwalay. Dalatutunan mo sa buhay, walang permanente. Ito po ay napakagandang karanasan, lalo po ngayon. Sa pandemya, ano pa nga ba kaya mong pangawakan? Malaki ka mang negosyante, maliit na mang gagawa, nga nga. Pabuso ka mga tao, tanyan,
at makapangyarihan, nganga. Lahat tayo nakanganga sa loob ng bahay, kumakain, sama-sama, ala sa isip ko na lamang ay huwag magkasakit at huwag mamatay. With coronavirus around, we become equal. Pantay-pantay tayo ngayon. Kapantay na nung walang trabaho, ang mga dati walang trabaho. Kaya nga lagi sinasabi sa comment sa Facebook, ngayon ko naintindihan kung gaano kahirap maging tambahin. Kahit may hanap buhay noon, ngayon wala hanap buhay. Nang mga nakapila lamang sa ayuda ay mga mahihirap. Ngayon pati mga dati may mga pera may hanap buhay, kumipila sa ayuda at mag-away na rin. Bakit? Kami ba hindi dapat magkaroon ng ayuda? Nagtrabaho kami, nagpahit kami ng tax, eh samantalang iba mga mahihirap, sa rin ang binibigyan yung pahala ngayon, sila pa rin ang binibigyan, eh samantalang kami mga nagtrabaho, wala na pambayad sa upa, wala pambayad sa utang, at lagi may Judith, ikaw ba yan? Wala pa rin matatanggap. Kaya makikita niyo, lahat umaaray. Mga kaibigan, hindi natin naiintindihan ang tubo ng Panginoon. Na dati, marami tayong mga lugo at tayong mga mayayamang, I have this, I'll buy this, o ano taga-albay ka, ganon. In the end, we lost it, and we lost them. How painful it will be kung ikaw ay mayroong coronavirus, dadalhin sa ospital, wala kang kasama kundi mga makina sa loob upang sagipin ang buhay mo, na hindi mo na makakausap ang iyong anak na mag-isa kang mamamatay. It is painful. It's a struggle. At lagi mo sinasabi, mula pa noon hanggang ngayon, lagi na ako nag-iisa. Mga kaibigan, ito yung magandang pagkakataon na we cling to the words of God. I will not leave you orphans. Tama. Maraming mawawala sa'yo. Iiwan ka nila mga bagay na hindi mo na maaukin. Sabi nga ni Jack Ma, isang mayamang Chinese businessman, consider 2020 as a lost year. Gusto ko na yan ng bagong taon. Tapos ay 2020. Mag-2021 na tayo. Kung pwede lang madaliin, then 2020 becomes a marker in our own history. Magkukwento ka. Nandun ka nung panahon ng sasakop. Nandun ka nung panahon ng pandemya. Nandun ka nung panahon ng kawalan. Nandun ka na itinyan ko. Yung isang araw na wala kang trabaho, miss na miss mo. Ngayon, 55, 56 days na walang trabaho. Nagre-reklamo ka. O hindi ba dapat pasarapan na rin tayo? Dapat pahinga tayo ng 54 days. At kayo, hindi naman nagulo, magkumakain pa rin. Kaya ka sa kaunulihan, magpasalamat pa rin tayo. We lost and yet we gained. We lost and yet we learned. We lost and yet we discovered the most important thing. The promise of God, I will not leave you orphans. Sabagamat, marami ng mga tao na kabalik sa SM kahapon. Siguro kayo nakita yun sa Facebook, ano? Talagang nagsisisi na ng mga tao na wala na mga rules. Enjoy na enjoy yung mga tao. Pinayagan. Eh, sana man lang ang milhiyon sa kanilang mga pagdiriwang ay payagan
ng mga tao ay makabalik sa kanilang mga pagdiriwa, na mayroong mask, na mayroong social distancing, na mayroong thermal scanner, na mayroong alcohol. We can protect ourselves. Kung kayang payagan ang kasiksikan, ang simbahan ay malalaki, at kaya niyang bigyan ng disiplina ang mga tao na diriwa. Kung kailangan magdagdag ng 10 misa, ang alas 11 ng gabi, ng madaling araw, magmimisa tayo para lamang mga tayo mabigyan ng puwang sa pagdiriwa. Bakit? You can lose anyone. You can lose anything. But we cannot afford to lose our God. What saves us today is our faith. Na maraming mawawala, pero meron hindi mawawala ang ating pananampalataya kay Jesus na nangako, I will not leave you orphans. Muli tayong mabangon araw-araw, bawat dumadaan ng gabi at umaga, bawat magsikat ng araw at paglubog ng araw, pagdaan ng mga ulan at mga bagyo, mananatili ang pangako ni Jesus, I will not leave you orphans. And we claim this truth. We lose anything, everything. But God cannot lose us. Because God promised, I will not leave you orphans. And God is in control. Amen.